Hi! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-register online sa ating Philippine National ID. Okay? So, how to register online? Gamit ang ating computer at gamit ang ating cellphone. Okay? So, halos pareho lang naman din siya. Itatype nyo lang sa browser itong register.philsys.gov.ph katulad itong nasa screen natin. At ito ang eksaktong lalabas na website. Okay, siya nga pala, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video natin tungkol sa mga requirements, kailangan panoorin nyo muna to kung ano yung mga dapat nyo gawin, dapat nyo dalhin, at dapat nyo malaman. Okay, so panoorin nyo siya at huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa ating video dahil marami tayong tutorials at mga informative videos. Kung bago ka sa channel natin, huwag nyo lang pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel, ProMag TV. Okay? At marami po kayo matututunan dyan tulad po ng mga national government issues, ID, discolor issues, sa vitamin C, at mga scams. Yan, kailangan malaman nyo, matutunan nyo, at mapanood. Okay, meron din tayong mga QR code, Bitcoin, kung interested kayo sa Bitcoin, meron din po tayo dyan. At ang SSS updates, yan, marami din po tayong video nyan. At Lazada and Shopee seller, kung interested kayo magtinda o lahat ng tutorials, ayan, makikita nyo dyan. At kung may mga tanong pa kayo, huwag kayo mahiya, i-comment nyo lang sa aking mga videos, sasagutin ko yan. At gusto ko rin po magpasalamat sa ating almost 1K subscribers. Sila po yung mga nagtiwala sa atin, kaya patuloy po tayong nagbibigay ng mga quality videos. Salamat po sa inyo lahat. Okay, live po tayo ngayon sa ating cellphone upang ipakita sa inyo ang pag-register. Okay, link na ginagamit natin. Okay, ito po yung register.philsys.gov.ph. Okay, yan po nasa taas. Yan. register.philsys.gov.ph. Punta tayo sa ating browser and then i-type lang natin to manually and then click enter. Yung pong arrow na blue na nasa dulo. Okay, yan. Hinaharap na po niya at ibibigay po sa atin ang eksaktong website. Okay, ayan, nasa loob na po tayo. At basahin lang po natin yung mga notes na yan. So, kung nakapag-register na kayo before, hindi nyo na kailangan mag-register dito, yung mga nagbabahay-bahay. Okay, kung nakapag-register na kayo, so, hindi nyo na kailangan to. Okay, so, let's proceed. Assuming na hindi pa tayo nagpa-register. Okay, so let's click proceed. And then, to start, enter natin ang ating mobile number or email address. Dito po, example, ayan, merong email address and cellphone number. Okay, and then click po natin yung I'm not a robot. And then, okay, and then send OTP. OTP is one-time password. One-time password. Okay, so mag-text po sa inyo, ibibigay ang one-time password. 2349922. Okay, sobra. 2349922 and then click verify. Create new application. Okay, so ayan na po. Ayan, nandito na tayo ngayon sa instruction. Basahin lang po natin yan na yan po yung policy nila. Okay, so basahin lang po natin yan hanggang dulo. And then kung agree kayo, click lang po natin yung agree. Okay, ito na yung personal information. Okay, so enter first name, middle name, bagal. Okay, so antayin lang natin. Ayan, enter first name, middle name, and last name. Okay, so for example, gagawa tayo ng iba pangalan, John, then middle name, Lloyd, L-Y-L-D, Lloyd, John Lloyd. Okay, and then your last name is Cruz. Okay. Yan. And then, suffix, no need. So, say, sex natin is male.
And then Filipino resident, yes, Filipino, click Latin Filipino, marital status, married, and then blood type, O, and then date of birth, sample, so click natin yung calendar, and then click natin yung month sa ibabaw, and then hanapin natin yung year. Halimbawa is 1920, right sa right arrow key, yung arrow na nasa taas. Okay, so left arrow key, 1988, sa ilalim. And then month, March, halimbawa, March, and then 3. Okay, so ayun na yun. Yung ating date of birth, and then the age. Age mo is, click natin yung age. Birth country is Philippines, of course. And then birth province, say Abra. Birth city, say Philippines. And then, okay. And then province o probinsya mo, kung saan ang probinsya mo, say Abra. And then city municipality, okay. Buklok, barangay, Labaan, enter room unit, and then the zip code to, okay, and then present address, same, lagay lang natin ang same, click lang natin yung same, and then province, okay na, so zip code, yun, 2817, and then please provide your active email address and Philippine mobile number to receive updates. Okay? So, saan ipapadala sa'yo ang ID mo? So, sa permanent address and then your mobile number. Okay? So, enter mo lang yung mobile number and then your email address. Okay? So, mas magandang pareho para kahit saan pwede kanilang tawagan. Note, providing false information to PCs is punishable by law. Okay, so yun yung pagkamali information, katulad din ng ginagawa natin, hindi true information, but for the purpose of explaining to you para makita nyo lang yung eksaktong mga pipilapan nyo. Okay, so tandaan, pagtala ng mali information ay may kaparusahan. Okay, so click lang natin yung next at didiretso na tayo dun sa actual registration at bibigyan kayo o mag-i-email sa inyo or mag-text sa inyo para sa confirmation. Okay? Huwag niyong kakalimutan yan. So, pag-click nyo na yung next, ayan na. Susunod na yung ating mga confirmation. So, i-check nyo lang yan sa inyong email or sa inyong cellphone, mag-text sa inyo para sa schedule nyo. Okay? Okay, pagkatapos po natin i-enter lahat ng information, personal information, click lang po natin yung next. And then, yan. Binago ko po ang lahat ng information kasi may penalty po pagka may mali tayong ginawa. So, dapat true information ang ibibigay natin. So, may chance ka pa po na baguhin o i-modify. Ayan, no? Click nyo lang po yung lapis na yan para baguhin ang mga information. Importante yung number. Okay, yung mobile number at yung inyong email address. Okay? Kasi diyan magbibigay ng response sa inyo ang PSA. Okay? So, i-double check nyo mabuti ang inyong cellphone number. So, dapat eksakto. Sure kayo. Okay? And then, click nyo lang yung maliit na box na yan. Yan. I have duly reviewed the entries of this review page and declare the information is true and correct.
Okay, ito na pong huling screen na makikita natin sa ating application. Okay, so ano pa pwede mong gawin dito? Pwede kang mag-create ng new application. Say for example, other members of the family or asawa mo, anak mo, pwede mo siyang i-enter lahat dito. Okay, so ang sa'yo, since na nag-apply ka na, ikaw, binigyan ng application ID. So yan ang temporary ID mo para kapag ka nagkaroon na ng appointment, ito ang ipapakita mo sa kanila na number. Okay, so since ang status natin ngayon ay pending kasi walang registration malapit dito or wala kang pupuntahan para magpa-biometrics. Okay? Now, i-inform ka nila dun sa sinamit mo na cellphone number or sa email. Okay? So, modify information, pwede mo pa rin baguhin ang iyong details na binigay since na wala pa naman to at I mean, temporary pa lang to. Okay? So, pwede mo pa siyang baguhin, may nagkamali ka or gusto mong palitan, pwede pa yan. So, click mo lang to, palitan mo. Or, kung nagbago isip mo, lilipat ka ng lugar, sa ibang katitira, lilipat ka ng bahay, uwi ka ng probinsya, pwede mo i-click itong delete na to. Okay, so i-click mo lang yung X na yan, burado na lahat. Mauulitin mo ulit yan from the start. Okay, so pag-delete mo to, baliwala na yung iyong application. Mag-a-apply ka na uli ng bago. Ulit-ulit tayo dito sa umpisa natin. Natandaan nyo yung binigay kong website. Ayan, wala na. Okay. Kasi naka-live tayo. Eh, no? Okay. Itong website na binigay ko, itong type into your browser, iyan yun. register.pcs.gov.ph. Ulit-ulit tayo sa umpisa. So, same procedure ko. Ano yung nakita nyo? Ginawa natin dito, ganun-ganun din. Ulit ang gagawin nyo. Okay, so remember, pag kinlik nyo yung delete, totally wala na ang inyong information. Mag-a-apply ulit kayo ng bago. Okay, very easy, very simple, very straightforward, at napakadali. Okay, kahit sino, kahit bata, pwedeng gawin. Okay, so hanggang dito na lang tayo at sana natutunan nyo at hindi kayo mahirapan. Kung sakasakali na meron kayong problema, huwag nyong kakalimutan, i-comment nyo sa baba. Okay? So, comment lang kayo at sasagutin natin yan. At kung di nyo pa rin napapanood yung una nating video tungkol dito, diniscuss ko naman dito yung mga requirements. Okay? So, meron mga requirements yan. Anong mga dapat yung dalhin? Anong kailangan yung malaman? At panoorin nyo muna to bago kayo mag-apply. Okay? Para alam nyo, ready na kayo. At huwag nyo rin kakalimutan ang ating channel, Promag TV. At don't forget to subscribe and hit the bell para updated kayo sa ating mga video. Okay? So, for now, lagi kayo mag-iingat and always, lagi ko sinasabi, since na COVID time tayo ngayon, lagi lang tayong mag-iingat. At sa vaccination, na be aware, may bagong news. Okay, manood kayo ng news regarding dun sa galing sa US na vaccine. Nagkaroon ng issue. Okay, another chika yan. Anyway, so hopefully, sa mabuti kayong kalagayan lahat and enjoy this video. Okay, God bless. I like it, I love it, I want some more of it.